Hi guys! Nagbabalik po ang iyong lingkod na hindi nakatayo kung hindi nakaupo. Ginagawa mo! Ang tema natin ngayon ay kung paano makapunta sa Japan kahit wala kang pera. Magbibigay ako ng 5 tips sa inyo paano makapunta sa Japan kahit walang pera. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe to our YouTube channel. At pindutin mo na rin ang bell button para updated ka sa mga sumusunod kong video. At hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tara, pag-usapan na natin. Let's go! Tips number 5. Hey! Listen! Kailangan mag-focus ka sa skill na gusto mo. For example, welder. Kinakailangang hahasain mo ang iyong welding performance. At ang importante ay mag-concentrate ka sa iyong trabaho. Who are you? Tip number 4. Hey, listen! Kinakailangang mayroon kang 2 to 5 years experience. Oh my God! Wow! Sa kung anong skill na mayroon ka, syempre, di ba? Ay doon ka magtatrabaho sa mga kumpanya na ang mga ginagawa ay related sa abroad. For example, sa Cebu City, kumpanya na pinanggalingan ko, Chunichi, Ustal, Mipsa, at iba pang mga kumpanya na ang mga ginagawa ay related sa abroad. Tip number 3. Hey! Listen! Kinakailangang ipapakita mo sa boss mo ang iyong galing sa pagtatrabaho para isa ka sa magtagumpay at makamit mo ang iyong pangarap. Tip number 2. Hey! Listen! Kailangan huwag kang sumuko at hindi panghinaan ng loob para makamit mo ang iyong gusto sa buhay. Tip number 1. Hey! Listen! Kinakailangan buo ang loob mo. Kasi pagdating mo dito sa Japan, wala kang masasandalan kundi ang iyong sarili. Ang kalaban mo dito ay homesick kasi malayo ka sa iyong pamilya. Kaya kinakailangan buo ang iyong loob. So yun guys, hanggang doon na lang ang aking video. I hope nag-enjoy kayo sa panonood. At sana may napupulot kayong idea sa aking video. A few moments later. Sana guys, suportahan niyo ako sa aking vlog. At kung may mga komento kayo, please comment below. At hanggang doon na lang po. Maraming salamat and good evening. Sayonara. See you in my next video. Bye-bye!